dati nang ang naging magkakampi, itong si Terrence Romeo at Kelly Nabong. Kaya naman may mga katagang iniwan nga raw, itong si Nabong kay Terrence na talaga namang tumatak sa utak at isipan ni Romeo. Kaya sa ating video, mga ka-biboy, ay atin nga pong pag-uusapan kung totoo nga bang pinagalitan nga ba ni Kelly Nabong itong si Terrence Romeo. Pero kung bago pa lang sa aking channel, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update ka. So, let's begin this video. Ang San Miguel Beermen nga ang isa sa mga pinakamalalakas na team sa ating liga. Especially nga noong pumasok pa si Terrence Romeo sa SMB. Kaya naman sinabi ni Kelly Nabong na nakaka-excite nga raw ang pagsisimula ng All-Filipino Cup. Dahil mas maraming tao nga daw ang umaasa na mauuwi nila ang kampinato. Especially noong pumasok nga sa kanila itong si Terrence Romeo, kapalit sila Brian Heruela at David Semerad. At sinabi pa nga niya na marami raw siyang nakitang pagbabago dito kay Terrence Romeo simula noong napunta siya sa TNT Katropa. At sinabi niya rin na it's all about adjustment dahil nga daw bagong kupunan, bagong sistema at bagong mga players na naman ang pakikisamahan ni Terrence Romeo. Dahil nga alam naman natin na ang attitude talaga ni Terrence Romeo ang dahilan kung bakit nga siya napaalis sa kupunan ng TNT at kupunan ng Global Port. Kaya naman dapat ay mas ayusin pa nga ni Terrence Romeo ang kanyang attitude inside or outside the court. Dahil di hamak na mas maraming mas mahuhusay na players sa kanya dito sa SMB. Like Junmar Fajardo, Arwin Santos, Chris Ross, Alex Sabagnot at itong si Marcio Lassiter. Kaya naman para sa conclusion ay napagsabihan nga talaga ni Kelly Nabong itong si Terrence Romeo. But in a nice way. Dahil sinabi nga ni paring Nabong ang mga do and don'ts pag naging player na siya at nakapaglaro na siya sa San Miguel. Kaya naman hanggang dito na lang, maraming maraming salamat sa panonood. And once again, this is Bob Gamestyletv saying, bye-bye!